friends! Welcome back to my channel! Napakatagal na ngayon lang ulit ako nag-video. So, ngayon, ito, nakapag-order na ako online. So, pwede na ako ulit mag-vlog. Medyo na busy kasi work. So, tingnan natin kung ano yung nabili ko ba. Ito yung Phantom Rage. Booster pack ito nung... ngayon 2021 lang din ata ito nalabas. At kung makita nyo kung sino yung nasa harap, hindi ito si Dark Rebellion, ha? Ito ay si Arc Rebellion. Kinanggal yung D. Pero, kakaiba yan. Rank 5, hindi siya rank 4 katulad ni Dark Rebellion. Then, kung mapapasin nyo, mga Chinese cards to. Chinese Class A cards. So, hindi sila OCG. Mukha lang silang OCG kasi yung Chinese at Japanese medyo magkamukha yung sulat. Pero yan, Chinese yan. So, meron daw siyang 81 cards, 19 na rares, at 62 na commons. So, buksan na natin. Plastic pa, kakadidibor lang. So, mag-ingat kayo. Mag-ingat pa rin kayo. Pandemya ngayon. So, pag nakadidibor, na may dinidibor sa inyong package, kaliguan nyo muna ng alcohol para safe tayo. Para walang maaawa. Baka meron eh. So, buksan na natin. Ang dami. Ang daming laman. So, lahat ng cards sa booster na ito nandito. Kung di ako nagkakamali, ha? Pero, sana, ganun nga. And, here we go. Unang-una, trap card. So, makikita natin, nakapicture si Inpachi, tsaka si Blazing Inpachi. Mga lumang cards yan, trap card. Hindi ko lang alam ang pangalan. Hindi natin mababasa kasi Chinese. Then, ito, bago isang Exceed Magic Card. Makikita natin yung dalawang rank 5 na Exceed yung naglalaban naman dito. Yung light tsaka yung dark. Ito, maganda tong card na to. Spell card, pang level 1. Kung makikita nyo sa mga Ghost Trick na level 1 yung nakapicture. So, pwede yan kahit anong level 1 na deck. So, ang pangalan ng card na ito ay Jack in the Hand. So, pipili ka ng tatlong cards na level 1 sa yung deck. Magkakaiba yung pangalan. Then, papakita mo yung sa kalaban. Kukuha siyang isa, then ikaw kukuha ang isa. Then yung isa, shuffle sa deck. So, makakaroon siya ng card. Then, isang trap card, continuous trap card. Makita natin si Dark Rebellion, tsaka si Revolution Falcon. Parang naglalaban sila dyan. Hindi ko lang sure ang pangalan. Bago-bago pa lang ako dyan sa booster na ito. Then, ito, trap card ulit. Yung bagong archetype. Same. Ayan. Search lang sa Wikipedia, Phantom Rage. Then, nandun yung mga English names nila. Ito, pang virtual world. Bagong archetype din ito, na trap card. Continuous trap card nila. Ito naman, yung mga Tenyi. Yung mga Tenyi, parang mga spirit beast. Ng mga isang warrior na may spirit beast. So, trap card nila yan. Ito yung dalawa. Yung dalawang main monster niyan. Yung naka-ponytail. Actually, naka-ponytail sila dalawa. Yung blue tsaka red. And bagong trap card din ito, parang Infernity. Ngayon, bagong UA trap card. Ayan. Ito, hindi ko lang din alam kung anong effect. Pero yan, bagong trap card din yan. Ito din, parang Eater. Eater yata yung trap card nilang pangalan. And now, this is it, guys. Ito yung main monster sa tin pack natin. Si Arc Rebellion Exceed Dragon. Napakalakas niyan. Kapag meron siyang dark na Exceed material na nakatat sa kanya, pwede lahat ng monster sa field mawawala ng effect. Then, mag-a-add lahat ng attack nila sa kanya. So, instant OTK. At hindi lang sila mawawala ng effect sa field. Ha? Buong kahit sa grave or mabanish man sila, wala silang effect. Para silang nabila. Hindi kagaya na skill drain na sa field lang. So, usually, pag maraming monster sa field, nasama mo to, OTK na. Then, itong bagong virtual world na card, yan. Wind siya, level 3. Mabali ito, UR. UR siya, ito, SR, super rare. So, super rare naman din ito. Di lang ako nagkakamali kung anong card ito. Pero yung mga kalahi ni Gizmek yata yun. Then ito, malakas din ito eh.
Ito yung Alpha, the Master of Beasts. Yan, SR. Ito yung fusion ng Tenyi. Parang fusion yung dalawa. Yan. Tingnan natin, nag-blurred yan. Yan, ito yung bagong Infernity na Synchro. Tingnan natin kung makikita ko yung pangalan niya, quick name. Siya si... Infernity Doom Archfiend. Okay. Ito si Raider's Knight. Para siyang pinagsamang Arc Rebellion at Raid Raptors at Phantom Knights. So, para masamon mo si Arc Rebellion, kailangan mo ito. So, ang material niya, dalawang dart lang. So, madali lang yan. So, kung tip lang, meron kang Summoner Monk, SS ka ng isang Dark Master na level 4, pwede na yan. Then, ito yung isang bagong fusion ng The Armitael. Parang attack niya ito. Parang promo card lang yan eh. Pero may effect naman yan. Nagagamit din sa duel. Then, kung hindi ako kakamali, virtual world din ito eh. Na-exceed. Then, ito mga cute, mga Melfi monsters yan. Exceeds nila ito. Nagpipiknik sila. Then, virtual world din ata ito eh, na synchro. Pero ito yung iniinti ko, yung mga Tri-Brigade. Ayan, Tri-Brigade ito. Na link. Yung rank 2. Ito rin yung mahirap ito. Mahal din ito na nakuha. Yung rank 4 na Tri-Brigade. Ito yung bagong rank up magic naman ng Raid Raptors at ng mga Phantom Knights. So, pwede rin itong gamitin yata dito eh. Pero mas gamit ito kung gagamitin mo yung Dark Requiem Exis Dragon. So, pwede kang gumamit yan. Then, ito yung pinakamagandang card. Kung ito yung main monster, yung Arc Rebellion, ito yung pinakamagandang card sa set ng booster na ito. Ito si Zeus. Pwede mo siyang i-rank, i-exceed summon gamit yung isang rank monster, isang Exis monster na nakipaglaban. Or kahit hindi siya yung nakipaglaban, basta nakipaglaban yung isang Exis monster mo, pwede mo i-rank up, isa-summon siya doon, ipapatong mo lang siya. Ang effect niya, detach ka lang ng 2. Send lahat ng other card sa field, sa graveyard. So, quick effect yan. So, kahit turn ng kalaban, pwede niyong gamitin. So, ito yung pinakamagandang card sa set na yan. Then, sa bagong spell card. Sa Tri-Brigade din ata ito, kung hindi ko nagkakamali. Kasi Tri-Brigade yun eh. Tapos ito si na... Yung mga Cyber na Angel. Hindi mo kakamali. Yan, isang bagong Phantom Knight Swing na Counter Trap. Ay, Raid Raptor pala. Raid Raptor na Counter Trap. Yan, bagong trap card din ito. Ito yung Arc Dark Requiem Exis Dragon. Yan. So, para dito yan. Para masamon siya. Then, ito sa Raider's Wing. Pwede itong... considered as a Raid Raptor monster and a Phantom Knights monster pag nasa field. Then ito yung Tenyi na isa. Ito yung monster niya. Hindi siya mag-isa dito sa card. Ito yung bagong synchro, mga Infernoble Knights. So, apoy fire type ng mga Noble Knights ito. Synchro nila yun. Then ito yung bagong Phantom Knights na monster. Si Phantom Knights Stained Greaves. Yan ang kamay. Sting Grips. Then, bagong Raid Raptor din ito. Si Raid Raptor Hill Eagle. Then, ito yung mga bagong monster na archetype. Tri-Brigade. Ito, si Tri-Brigade Nerval. Tri-Brigade Keras. Ito, Phantom Knights Torn Scales. Ito na yung pangalan niya. Then, isang bagong Infernity Monster. Isang Link ng Tri-Brigade. Rank 3. Ay, Link 3. Gamit yan. Pwede yung gamitin sa mga Tri-Brigade, pwede gamitin sa Wing Beast, Beast at sa mga Beast Warrior. Kung ginagamit. Then ito, bagong card support sa mga Dogmatica yata yun. Ito, Virtual World din yan. Mga Virtual World. Ito, Infernity. Then ito yung Raid Raptor Strangle Lanius. So gamit din ito, pang summon. So mga yung Raid Raptors kasi Dark, tsaka mga Phantom Knights. Then, pati mga Blackwing o Dark. So, pwedeng magamit sila para may summon si Arc Rebellion. Gamit yung Raider's Knight.
sa isang bagong UA monster. Ito trap spell card din siya na parang tenyi siguro to kasi mga temple ng tenyi siguro yan. Then isang bagong UA monster din ito. Ito mga yung mga ano yung charmer, mga monster to pang water yung partner na water yan. Ito naman yung sa wind. Siguro yung mga earth tsaka yung fire, hindi ko lang alam kung nandito siya or nasa ibang booster box. And Infernoble to. Hindi ko lang sure anong monster ito pero yan, nakasama din siya. Then isang Tri-Brigade Fractal. Ito yung pinakamahirap yatang hanapin yung rare nila. Then ito gamit ito sa mga rock monsters. Hindi ko lang alam yung pangalan niya. Then ito UA na field, bagong UA na field. Then ito yung para sa mga continuous traps. Eh medyo di ko lang sigurado yung name niya pero yan, gamit niya sa mga trap cards, continuous trap cards. Then isang bagong fish na level 3. So gamit niya sa mga shark or sa mga fish deck. Ito yung archer, yung mga fairy yan. Kung makita na parang nagbe-baseball eh no. Then isang fire type na bago din, level 4, pero 2000 yung ata. Hindi ko lang alam anong effect. Ito virtual world din ata ito eh. Then isang ritual monster ng mga yung phoenix. Mga avatar. Then ito yung bagong spell card ng Dark World. Ito maganda to, pwedeng pang combo. Sa kung may grapha ka sa hand and meron ka level 4 na monster na Dark World sa graveyard. So halimbawa si Snow, activate mo ito, target ka ng isang level 4 na Dark World, balik mo sa kamay, then i-discard mo yung isang card. So pwedeng si Dark si Grapha 'yon. Destroy ka na monster, then summon mo si Snow back to hand, SS Grapha. So magandang spell card ng Dark World 'yan na bago. Isa na namang Tenyi Fusion, ayan itong dalawa. Silang dalawa yan. So parang yung kanina eh, parang pag nag-fusion yung dalawa. Ito bagong synchro ng mga penguin. Ang pangalan niya Penguin Brave. Brave Penguin. Yung synchro. Ito Virtual World Next Seed. At ito pa yung isang Tenyi na main monster. Ito bagong fusion din. Hindi ko lang sure kung pang dogmatic kaya yata ito. Itong isang Tenyi spell na rare. Ito bagong Prank Kids ata ito eh. Prank Kids na Link. Ito yung rock type na Link ito. So kapag nasummon ito, yung dalawang tinuturo niya, pwede mong pagpalitin, parang creature swap. Pang rock ito eh, kasi rock type siya. Yung bagong spell card din ng Tri-Brigade, yung mga Tri-Brigade nandun. Then Dogmatica yata ito eh. Yung nakakamali yung mga Dogmatica. Then Virtual World, Tenyi spell card, another Tenyi spell card, the claw spell card din. Ito isang UA spell card, quick play. Parang locker room ata yung may pumagat yan, ang locker room data to. Then ito pang tarot cards, so pang ano to, pang arcana, spell card support ng arcana bago. And sa mga yung mga monster na for rent, for hire, yan, for hire monsters, bagong support din nila ito. So that's it friends. So sana nag-enjoy kayo sa mga cards na nakuha natin. So yan, pwede nang gamitin yan sa mga fun games na mga friendly duel kasi mga class A lang ito mga to. So ito yung mga gusto kong nakuha diyan. Yeah. So sana makabili din kayong ganyan kung gusto nyo bumili. Pero yung magagamit sa OCG tournaments, pang friendly games lang or pang locals kung pinapayagan sa tournament nyo yung mga class A na cards na gamitin. Pero yan, yun yung mga magagandang cards dyan sa set. So pinakamaganda yan si Zeus. Sa OCG alam ko mga 800 yata ito eh. So that's it guys, friends. Please like and subscribe. Meron pa akong ibibidyo, meron pa akong parating na ship.
Reaping na bagong card na i-video ko. So wait and please subscribe and wait for more of my videos. So bye-bye.